Hello mga ka-SFT, today is Thursday, November 19. Hindi raw makalapag ang helicopter ng militar na magdadala ng relief goods sa Amulong, Cagayan dahil sa makapal na putik. Kaya naman pumila at tulong-tulong na pinagpasahan ng mga residente ang relief goods mula sa chopper papunta sa kanilang bayan. Paliwanag ng Armed Forces of the Philippines, ginagawa ang airdrop sa mga lugar kung saan delikado at hindi makalapag ang kanilang helicopter. Samantala, inanunsyo ng Pfizer na 95% effective ang kanilang bakuna kontra COVID-19 sa late-stage trial nito. Mataas rin daw ang efficacy rate ng bakuna sa mga 65 years old pataas. Katulong ng kumpanya ang BioNTech sa development ng vaccine. Wala raw silang nakikitang negatibong side effects sa mga lumahok sa clinical trials. Kaya raw gumawa ng Pfizer ng 50 million doses ngayong taon para sa 25 million na tao at 1.3 billion doses naman sa 2021. Nagbanta naman si Pangulong Duterte na tatanggalin ang budget ng Universidad ng Pilipinas dahil breeding ground daw sila ng komunismo. Naglabas naman ng pahayag ang University of the Philippines at nilinaw na hindi sila nagre-recruit ng mga estudyante para maging komunista. Being an activist is not a crime, ayon kay UP Vice President for Public Affairs, Elena Pernia. Itinuturo daw sa universidad ang maging kritikal at malaya sa pagpapahayag. Muli pong paalala, bukas na ang voters registration. I-download ang mga form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. Kayo po ba ay video content creator, mahilig sa news and documentaries at gustong gumawa ng istorya para sa Stand for Truth? Bukas na ang auditions para maging bagong mobile journalism o mojo reporter sa aming programa. Maaaring ipadala ang resume, link sa portfolio at isang 3-minute video ng sample news story sa standfortruth@gmanetwork.com at gma7.standfortruth@gmail.com. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. Sa report ng United Nations Population Fund, hindi bababa sa 700 milyong babae ang ikinakasal bago ang edad na 18. Sa Pilipinas, bahagi na ng kultura ng ilang Moro communities ang pagpapakasal sa mga menor de edad. Manal Sugadol reports. Makulay at malaking pagdiriwang ang pagpapakasal sa kulturang Moro. Ikinasal ngayong taon sina Kaidar at Johaira sa Maguindanao. Parehong 16. Nagkakilala sila sa social media at pagkalipas ng mahigit isang taon at 9 na buwan, napagdesisyonan na nilang magpakasal. Ang nasabi kasi sa banal na Quran, kala ta'ala, wala takrabu zina, hindi pwede daw at hindi daw pwede na magsina, parang makipagtalik sa hindi mo kaano-ano, ganun po yun. Kaya mas pinili ko na lang na pagkasalan siya kaysa sa umabot kami sa hindi maganda. Kapag kasi sa Islam, yun nga, sabi nila, tinatawag, binabawal yung pagbo-boyfriend-girlfriend kasi nga may iniingatan. So kahit ang bata-bata namin, is pinili naming magpakasal kasi umiiwas kami sa tawag na fitna. Grade 10 si Johaira, samantalang nakapagtapos naman ng Hafiz o pag-aaral ng Quran si Kaidar. Kahit tutol sa pagpapakasal ang ama ni Johaira, wala siyang magawa kundi tanggapin ang desisyon ng dalawa. Sinabihan ko na yung mismo na anak ko na hindi pa siya mag-asawa, mag-aral pa siya, talagang tinigir pa siya. Pero wala kong magawa ka dito sa amin, basta kung halimbawa na sa Muslim na magkasundo yung dalawa, talagang ikasal yan, kabawal sa amin yan. Batay sa report ng United Nations Fund, hindi bababa sa 700 milyong mga babae ang ikinakasal bago umabot sa edad na 18. Nasa 12th pwesto naman sa buong mundo ang Pilipinas bilang pinakamaraming child bride o di bababa sa 700,000. Kaya isinusulong sa Senado ang Girls Are Not Bride Act. Ang pagbabawal at pagpaparusa natin sa child marriages ay para protektahan yung karamihan ng mga batang babae na nabibiktima dito, pero gusto din nating protektahan ang ating mga batang lalaki na ipinapasok din sa ganitong mga child marriages. Napag-alaman natin, hindi physically at emotionally ready na mag-asawa at lalo na magkaanak. So hindi sila handa maging asawa, lalo na maging mga ina. Humaharap din sila sa mas malalaking health risks mula sa mga dangerous complications sa pagbubuntis at panganganak.
intensyon ng panukalang batas na ipagbawal ang pagpapakasal sa mga menor de edad ng mga babae at lalaki. On the basis of the rights of the child, ipagbawal, parusahan ang child marriages para lahat ng mga batang Pilipina, anuman ang relihiyon, anuman ang ethno-linguistic identity, ay makarealize ng full rights niya bilang isang batang babae sa usapin ng edukasyon, kalusugan. Samantala, sa kulturang Islam at Moro, hindi may kakailang tanggap ang pagpapakasal ng mga menor de edad. Ang punto doon, ayan ang unang practice ni Propeta Muhammad sa tinatawag na marriage below age of minor. Dahil ang hindi nangyari ang tinatawag na marriage dahil sa hindi pa siya pwede galawin dahil sa minor siya. Muslim jurists, lahat ng senior Muslim jurists ay sinasabi na allow ang ipakasal ang kabataan na legal age basta kahit itong babae na legal age. Pag hindi pa siya legal age, minor pa siya ay meron tinatawag na due process of law. Pag hindi mangyari, natamahan siya ng tinatawag na passing criminal. Pumayag lahat kasi yun, pinagkasunuan ng mga magulang namin, magulang niya at saka magulang ko. Bir, kung galing ito. Yung malinawad sa ginawa tayo, pagkagaw, may wata tayo, galini. Ha? Sawap ka ng kayo nga, sawapan siya kami, sawapan siya mga rupsi ng mga ayaw na siya. May mga sinusunod naman na panuntunan ang mga Muslim bago magpakasal. Sa Islam, ang pagpakasal ay pag na-comply mo itong tinatawag na essential requisite of marriage, itong lima. Una-una ay mutual consent. Pangalawa ay itong tinatawag na consent of guardian of marriage, si tatay niya, sino mang kalapit. Pangatlo ay itong merong tinatawag na duri, ito ay ibigay sa babae. Pag-usapan kung magkano bang amount, walang limit, pero may limit na at least hindi bababa ng tinatawag na customary law. Yung two witness na lalaki, then may magkakaroon ng offer na acceptance. Pag mangyari yan, kasal na siya ng sinang authorized to hospital sa si tatay niya, pwede magkasal sa kanyang dalawa. Yun lang. Habang nandiyan pa ang 23, hindi pa maaminda, yan ang mangingira kasi yan ang nakasal sa batas ng mga Muslim. Kaya aming opinion ay labag sa 23. Itong batas na ipapasa. Para naman sa marriage and relationship counselor na si Angelo Base, hindi na raw bago ang pagbabawal sa pagpapakasal sa mga menor de edad. Actually, hindi na kailangan ng batas na yan. Okay? It's only a repetition of that family code prohibition for individuals to get married before below 18. Talaga bawal na yan noon pa. Dalawa yan. Marriage law ng Diyos kasi siya ang author ng marriage at marriage law ng tao. While the marriage laws of men, idadaan ka pa sa korte, ka-trial ka, totoo ba? And mahabang proseso yan. The drama and trauma na binibigay niyan ay hindi maganda sa buhay natin. Lifetime ang epekto niya if you fail to perform both laws. Sa datos ng Commission on Population and Development o PAPCOM, 40 to 50 na mga batang Pinoy na may edad 10 to 14 years old ang nanganganak bawat linggo. Sa ngayon, wala pa kaming plano kasi wala pang magpuhunan. Kaya naman ang United Youth of the Philippines o UNIFIL Women, doble kayod sa kampanya laban sa maaga at sa pilitang pagpapakasal sa Maguindanao. So ang pag-aasawa ay nang maaga ay pinapahintulutan ng Islam kasi nga dahil para makaiwas doon sa zina or yung premarital sex, no, na sinasabi nila. Pero kung hindi pa kaya, no, na bumuhay ng pamilya at hindi pa mature yung pag-iisip. So siguro
mas dapat na pigilan, mas dapat na turuan at mas dapat na palakasin yung faith. Kaya naman, nagbibigay sila ng skills at livelihood training sa mga batang magulang. Ipagpapatuloy namin yung pag-i-educate, lalong-lalo na sa mga parents ng mga kabataan. Hindi ito kayang gawin ng mga katulad lang namin. Dapat kasama ang mga magulang. Sila ang nagdidesisyon. Dapat kung ano yung magiging desisyon nila, hindi makakasira sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Mainam daw na magkaroon ng masusing pag-aaral at konsultasyon sa panukalang batas dahil apektado rito ang kultura at paniniwala. Ang gusto namin mangyari ay magkaroon sila ng consultation, pagkikipagkonsulta sa mga membro ng Sharia at ibang mga Muslim religious dito sa Pilipinas upang magkaroon ng tinatawag na concrete unity. Sumulang masaganang bansa, simulan sa bahay by having knowledge, understanding, and wisdom, and you will have a house full of rare and precious treasures. Ang pag-aasawa sa Islam ay nakabase sa pagmamahal at awa, mawaddatan wa rahma. Hindi pinapayagan ang forced marriage, 'di ba? Love and compassion. 'Yun yung ano doon. Ikalawa, kahit pa sinabing maaari nang ipakasal ang babae, pag nagregla na ito, sinasabi din na mahalaga ang capacity to contract marriage, mind maturity, and intellectual capacity. Gusto naming mag-engage sa iba't ibang stakeholders para makahanap ng all around the table, mutually acceptable na formulation. At minabuti din ng aming komite sa pamamagitan nitong panukalang batas na tanggapin ng seryoso at may timbang yung mga inputs nila para precisely maging culturally and religious sensitive yung maging final form ng bill. Hindi biro ang pagpapakasal, lalo na sa murang edad. Kaya mahalagang pagtibayin ang pundasyon ng pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng tamang edukasyon at gabay sa pagpapamilya. Ako si Manal Sugadol, I stand for truth. Isa sa about 5 COVID-19 survivors ang sinasabing dumaranas ng mental illness 3 buwan mula ng unang dapuan ng sakit. MJ Jeronimo reports. Noong Setyembre, nagpositibo sa COVID-19 si Rona at ang buo niyang pamilya. Yung husband ko, tapos yung dalawang anak ko, 13 years old and 8 years old. Nawalan kami ng panlasa at pang-amoy bago pa man kami i-test. So we thought it's normal, normal flu. Tapos nung nag-positive yung asawa ko, doon na namin inisip na baka nga COVID na siya. Labis na emosyon at pag-aalala raw ang naramdaman ni Rona. Pasakay na sana ng barko ang asawa niyang Sima nang malamang positibo sa COVID-19. Siyempre, I cried kasi parang feeling ko yung dreams namin is kailangan mag-stop for a moment. Madami kaming fears. Yung youngest ko kasi, meron siyang problems sa heart. So, iniisip namin na baka nahawa siya, tapos mas malalayon sa kanya. Tapos yung eldest ko, asthmatic din. So, baka lumala din. Ready naman kami kung ano man yung mangyari. Parang yung husband ko, nag-usap kaming dalawa kung paano yung mangyayari, kung isa sa amin yung mawala. Kahit negative na sila ngayon sa COVID-19, ramdam pa rin daw ni Narona ang anxiety at takot. May feeling kami na anytime magkaka-COVID. Hanggang ngayon may anxiety pa din, may fear pa din na baka maulit. Yung husband ko, may insomnia kasi siya. So ngayon, mas medyo lumala yung insomnia niya. Pero nagagamot naman siya. Anxiety, depression at insomnia. Ayon sa research na inilabas ng mga eksperto mula sa University of Oxford at NIHR Oxford Health Biomedical Research Center, ilan lamang ito sa psychiatric disorders na napansin sa isa sa 5 COVID-19 survivors. Ginamit nila ang data ng 69.8 million individuals kung saan more than 62,000 ang positive sa COVID-19. Pero
Pero tuloy-tuloy pa rin daw ang ginagawa nilang pag-aaral tungkol dito. Napapansin din daw nila ito sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas ayon kay infectious disease specialist na si Dr. Ferdinando Guzman. So expected po, COVID patients would get depressed, they are anxious about their condition, o yung insomnia. Hindi po sila nakakatulog ba because they're worried they might not get to survive the disease. And of course, yung iba po, umiiyak po yan, no? Gusto po nila makita ang loved ones nila pero bawal po ang bisita. Walang face-to-face moments which can help them, reassurance po that they would survive another day. Kahit daw magaling na ang mga pasyente nila, kapansin-pansin pa rin ang anxiety ng mga ito. Mahirap po i-determine noon yung immunity. Okay. Of course, natutuwa sila mga pag sinabi na may antibodies na po kayo. Pero ang problem naman po, anxiety nila, ma'am, kahit magaling na sila, is baka po nang hahawa sila sa mga loved ones nila or nang hahawa po sila sa ibang tao. Sabi naman ng psychiatrist and psychologist na si Dr. Rady Dalyosa, naapektuhan talaga ng COVID-19 ang pag-iisip ng taong nagkaroon nito. Ang mga patients no, na mag-survive ng COVID-19 infection nila are at risk really for developing psychiatric disorders. Kung biological factor, most probably yung virus no, ay nag-a-affect sa brain through the immune system. Ang brain ay sensitive sa inflammation, and kung na-inflame yung brain cells, then of course nagkaka-problem not only with the brain itself pero with the mind. So dun probably nagkakaroon ng depression or anxiety. Bukod sa biological effects sa brain ng isang tao, may epekto rin ng COVID-19 sa psychological health nito. Ang taong nagka-COVID-19 infection ay syempre nagkaroon ng death impact. So ang ibig sabihin, hindi naman siya dapat nagkaganon, and then napunta siya sa brink of death. So of course, traumatic yun. Nandun rin yung stigma ng pagkakaroon ng karamdaman ng COVID-19. Diba? Anong isipin ng tao? Nandun rin yung practical costs ng hospitalization, ng pag-alaga. So lahat yan nagko-combine as psychological factors plus biological factors. Sa ngayon, hindi pa tukoy ng mga eksperto kung permanente ang psychiatric effects ng COVID-19 sa isang survivor. But the good thing is that kung sakaling nagkaroon sila ng depression, ng anxiety, or ng acute stress problem from the COVID-19, meron namang gamot pa doon, merong treatment. They have to be constantly seeking psychological help, you know, para at least yung mga worries nila ay ma-resolve. Importante rin na magkaroon sila ng social support because it's very lonely to have become sick with COVID-19. Para kay Rona, nakatulong ang suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa mental health nilang mag-anak. Doon ako kumuha ng support sa kanila. Sila din siguro, wag silang matakot na mag-open. Yes, majority, i-judge ka, pandidirihan ka, iiwasan ka, pero doon mo rin makikilala kung sino yung mga tao na concerned sa'yo, na magpe-pray for you. Marami pa tayong hindi alam tungkol sa COVID-19, pero maranasan naman natin ang epekto nito maging sa ating pag-iisip, mahalagang malaman na merong gamot at suportang nakahanda para tulungan tayong makabangon. I'm MJ Jeronimo, I stand for truth. Tatagal pa ng 3 hanggang 4 na buwan bago humupa ang baha sa ilang bahagi ng Binyan, Laguna. Hindi daw kasi makadaloy ang tubig na umapaw mula sa Laguna de Bay. Nico Wahe reports. Wala, hindi pa kami makapagana buhay. Ganito po buhay namin dito. Tubig! Hey. Pagkabahan dito, lagi nang nakabangka. Ayaw namin iwanan yung bahay namin. Wala na nga kaming gamit, mga wala pa lahat. Mga ka-SFT, nandito ako ngayon sa Binyan, Laguna. At kung makikita nyo ay nakasakay po ako ng bangka. Pero wala ako sa Laguna de Bay. Nandito ako sa Barangay Malaban na hanggang ngayon ay lubog pa rin po sa tubig baha. Ayon sa mga residente dito, dahil yan sa bagyong Ulysses, mga 3 hanggang 4 na buwan pa raw bago ito humupa dahil hindi na gumagalaw o puno na itong Laguna de Bay. Itong binabangka namin ito
nasa hanggang dibdib daw ang taas niyan at may ibang lugar pa na aabot sa lagpas tao. Tirik na ang araw dito sa Barangay Malaban, Binyan, Laguna. Pero ang baha hindi pa rin humuhupa. Lalo na sa mga lugar na malapit sa Laguna de Bay. Wala nang nakalitaw na kalsada hanggang loob ng mga bahay. Baha. Kaya naman ang mga residente, bangka na ang araw-araw nakakampi para kahit papaano umusad ang buhay. Narito naman ako ngayon sa bahagi ng Zona 7 dito pa rin sa Barangay Malaban. Isa raw ito sa pinakabinabaha talaga, lalo na sa panahon ng tag-ulan. At ito ang kinalalagyan namin ngayon, isa itong basketball court at makikita nyo kalahati na lang yung nakikita. Madalas ganito rin daw ang nararanasan ng ibang lugar dito sa Barangay Malaban o ibang sitio. Dahil isa ito sa mga barangay na nasa bukana ng Laguna de Bay. Si Aling Marites, na halos nakatira na sa tabi ng lawa, sa second floor na ng kanyang bahay na mamalagi. Nung bagyo ho, dati nasa baba kami. Tapos unti-unti siyang nataas ang tubig. Hanggang sa umakyat kami rito sa taas. Ang problema naman ho, yung hangin naman, parang tinatanggal na yung bubong eh. Ayan, yung bahay namin. Tanggal-tanggal. Mm-hmm. Nakakatakot. Gustuhin man daw nilang umalis, wala naman daw silang magagawa. Ayaw namin iwanan yung bahay namin. Wala na nga kaming gamit, mawawala pa lahat. Mahirap naman hong pumunta ng mag-i-evacuate kami, ang kalaban naman namin ng COVID. Malamang sa malamang, ganito pa rin daw ang sitwasyon kahit Pasko. Dahil ang baha, maaaring umabot hanggang Pebrero sa susunod na taon. Bihira kami magpasko kung walang tubig. Kailan pa? Nung nakaraang taon, wala kami tubig. Ngayon, may tubig na naman. Parang alternate. Dito tayo sa mga eskinita, itong Barangay Malaban. Kung makikita nyo, yung mga kawad ng kuryente halos tumama na sa mga ulo namin. Ibig sabihin, napakataas na ng baha rito at hindi nila alam kung kailan huhupa. Si Mang Domingo, ipinasok na sa bahay ang kanyang bangka para magsilbing tulay. Naabutan ko siyang nililimas ang pumasok na tubig sa bangka. Nung kalakasan ng bagyo, edi ang bilis tumaas ng tubig. Lahat ng mga gamit, tinataas namin. Kahit kapraso lang ang itaas namin, tinataas namin. Si Sheila naman, sumakay na rin ng bangka para ipasa ang natapos na module ng anak. Wala po tayong gagawa kundi gawin kung ano yung ano. Para ang bata may matutunan pa rin kahit na ganitong baha. Medyo nagre-reklamo na rin yung mga residente dahil sa tagal nga nitong baha, may mga kasama ng basura, medyo nangangamoy na para sa kanila baka maapektuhan ang kanilang kalusugan. Pangunahing problema raw ng mga residente rito ang makakain. Kaya naman, kanya-kanya silang diskarte para may panlaman sa tiyan. Wala, hindi po kami makapagana buhay. Ganito po buhay namin dito. Pag-tubig. Si Mang Francisco, hindi raw makapangisda, kaya ginawa munang pamasada ang kanyang bangka. Pag malalim na dito sa kwan, dito sa bungad, pamasada. Magkano mong pamasahe? Sampo, lima, depende sa pasahero kung magkano bibigay. Hindi naman po nagpipresyo kami. Ang iba naman, ibinibenta ang mga maswerteng huling tilapia sa lawa. Kaya kung makikita nyo sa inyong likuran, ayan yung mismong Laguna de Bay. Punong-puno na raw yan ng water lily. Ay, nagiging dahilan din para hindi ganong gumalaw yung tubig at yung tubig baha nga magstay dito sa mga kabahayan dito sa Barangay Malaban. Pero bakit nga ba aabutin pa ng 3 hanggang 4 na buwan ang baha sa mga lugar na malapit sa lawa gaya ng Barangay Malaban? Marikina River, dumiretso sa Pasig, pupunta ng Manila, no? Meron tayo yung may manggahan floodway tayo tapos sa Matintan, papunta doon sa Laguna de Bay. Bago ka maka-exit, medyo at matagal yung lagutan. Isa lang eh, pag hindi makalabas doon, through the Pasig River, nakakalabas siya, kahit ito, konti ang kanya discharge. Kailangan talaga magkaroon ng parang spillway papuntang Laguna Bay para medyo bumaba naman po yung aming lawa dito. Para yung aming pong mga kababayan sa may laylayan ng dagat, mabawasan po yung kanilang tubig doon. Kinakailangan na magkaroon ng isang panibagong outlet. Yun nga yung tinatawag natin na Parangyaki Spillway. Kaya lang, yun nga, na-overtaken na siya ng event. Kumbaga, dahil sa naging mabilis yung development sa
area na supposedly pagdaraanan nung spillway, hindi siya na-realize. Yung Parañaque spillway ay kumbaga nire-reconfigure instead of an open channel. Ang gagawin dyan is parang underground tunnel ang gagawin. Kung saan yun ang magiging panibagong outlet. At yun naman ay pinag-aaralan na ng DPWA. Sa ngayon, marami sa mga pamilya ang nagtitiis muna sa evacuation center. Hindi rin nila matirhan ang kanilang mga bahay na nananatiling nakalubog sa baha. 3-4 na buwan, kayang-kaya raw tiisin ng mga residente yan. Lalo na't sanay naman na raw sila sa ganitong kalagayan. Pero hindi raw ibig sabihin panghabang buhay ang kanilang pasensya. Kaya sana naman daw bigyang solusyon ang problemang ito ng mga residente ng Barangay Malaban. Mula rito sa Binion City, Laguna, ako si Nico Wahe. I stand for truth. That's all for today, mga ka-SFT. Please don't forget to like and follow our Facebook page for the latest updates. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth.